Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So maraming salamat po ulit for the support to our Ragnarok Origin Global contents. And thank you so much dun sa mga nagsusubscribe. I do hope guys, tuloy-tuloy po yung pag-press nyo sa subscribe button. Help me reach 3,000 subscribers. Come on adventurers, malaking tulong po sa channel yan. Kasi kita nyo naman, we are just a small channel and malaking tulong po talaga if you will support our channel by of course pressing the subscribe button and by leaving a like sa mga video na nagugustuhan nyo. But syempre again, no pressure kung okay lang sa inyo. Anyway, at the end of the day guys, basta't pinapanood nyo ito, malaking tulong na po yun. Our topic for today guys is still about pet and how it can help you increase your divine power nga or your battle abilities dito nga sa Ragnarok Origin Global. Tapos na natin yung topic about pet equipment, how to get pet equipments, and how to further enhance yung mga pet equipments nga para lumakas kayo or yung divine power nyo nga, no? So for this video naman guys, we will talk about pet reset. Okay guys, narinig nyo ako ng tama, it's all about pet reset. Alam ko marami na nakakaalam sa inyo kung paano mag-reset ng pet and ano ba yung nakukuha mo pag nireset mo nga yung level ng pet mo, no? Pero unfortunately guys, marami pa rin sa inyo hindi nakakaalam. Yes guys, narinig nyo ako ng tama, pwede nating i-reset ang level ng pet natin para nga ma-recover natin yung materials. Tapos yung materials na yon, pwede nating gamitin yon para ipa-level up naman yung pet na gusto nating palakasin, no? Okay, so without further ado, pakita ko na sa inyo ngayon guys. So go again to your pet menu. Okay, so nandito na tayo sa pet menu natin guys. And guys, kung makikita nyo dito, wala pa tayong sakalam na pet. Yes guys, so medyo malas sa pet summon si Aftermath TV. Pero meron naman na tayong mga at least man lang ay class A, no? So hindi naman sama, nakakasabay naman itong mga pets natin dito. Okay, so kung makikita nyo rin dito guys, sa bandang baba, so ito yung mga dati natin nakuhang pet. And guys, na hindi na natin sila ginagamit due to kasi nga mas priority natin syempre yung higher tier na pet. Kasi nga, overall, mas maganda ang nagagawa nila sa battle, okay? Now, for example guys, ito katulad nito, kakakuha ko lang kay Fair Breeze. Okay, so pinapa-level up ko pa siya at 65 pa lang siya, pero supposedly ang max level niya ngayon is 77 na kasi usually guys, pantay yan. Yung level ng pet pati nga yung base level ng character mo. Okay, so ang problema guys, hindi ko mapa-level up si Fair Breeze kasi nga kung titingnan nyo dito sa lower right, wala na tayong pet training diary. So hindi pa tayo nag-alfame or alfime or hindi pa tayo nag-quest or nag-adventure ng potentially ang rewards ay mga pet training diaries. Okay. So kung umabot sa point na meron kang gustong pet na ipa-level up pero kinapos ka nga ng pet training diaries, then you have the option to reset your other pets na may level na. So for example, itong si Bongun guys, no? So si Bongun, hindi na natin siya ginagamit. Before kasi guys, naka-deploy yan. Dito siya sa assist, no? So pag-usapan na lang natin to further sa ibang video. Pero usually yan guys, dito ko nilalagay yung mga lower tier na pets sa assist. Ngayon, eh since enough na nga yung mga tier A natin ng mga pets hanggang sa assist yan, kita nyo puro A na yung class niya. So hindi ko na ginagamit usually yung mga B. Pero again guys, kanya-kanyang diskarte yan. It's up to you if you still want to use them. Kung for example naman ay maganda naman yung skill ng pet mo, eh why not, diba? Again, no? Nasa sa inyo po yan. Alright. So ang gagawin natin dito guys, since wala nga tayong pet training diary, ang gagawin natin, i-reset na muna natin tong Bongun natin kasi nga hindi naman na natin siya ginagamit para magamit pa natin yung material na yun para i-up itong ating Fair Breeze. Okay, so tingnan natin guys, no? So all you have to do is go to your Bongun, press reset. Okay, so lalabas dito kung ano yung mga marirecover mga material. So in this case guys, mabibigyan niya tayo ng pet training diary 3, mabibigyan niya tayo ng pet training diary 2, at mabibigyan niya tayo ng 7 pet training diary 1. At the same time, medyo magbabayad lang tayo ng 49,000 na Eden coin, which I believe marami naman kayo niyan guys, no? Pero si Aftermath TV medyo paubos na. Okay, so marami tayong binibili guys, ayan, for the sake of our content. But anyway guys, madali lang ma-recover yan, pag-usapan natin yun on another video. Okay, so i-co-confirm niyo lang yan siya guys, pero I suggest click niyo lang muna ito. Tapos para mabasa nyo lang din yung notice. So sinasabi lang naman dito guys, reset the pet to level 1 and convert its EXP or experience to pet training diaries para nga magamit natin yun on another pet. For each level it consumes 1,000 Eden coins nga. Okay, so yun lang naman yun guys. Then if ready ka na at ibabalik mo na sa level 1 yung pet mo, click confirm lang at babalik na po to level 1 yung inyong Bongun. So bumaba na nga rin yung power niya, pero nagkaroon na tayo guys ng material para ma-up natin itong
fair breeze natin. So you can still do it on your other pets. For example, itong si Desert Otter. So hindi na rin naman na natin siya ginagamit. Pwede na natin i-reset to, guys. So click reset. And then makakakuha tayo ng mga materials na Pet Training Diary 2 and Pet Training Diary 3. Okay, at the cost of 44,000 Eden Coin. Okay, so let's go. I-reset na natin to. Confirm lang ulit. And then back to level 1 na yung ating Desert Otter. So yun, guys, no? So yun lang naman nata yung may level natin na iba. Kasi nga, ang ginagawa ko in the past few days, guys, pinapa-level up na talaga natin yung mga pets natin para nga at least mas malakas tayo sa battle. Now, meron na tayong Pet Training Diary. So, i-level up na natin itong si Fair Breeze. Ayan. So, all you have to do is again, click nyo lang yung plus sign. And then, click nyo lang yung kung gusto nyo bang plus 1 lang or level plus 10. Nasa sa inyo na yun. Pero in my case, guys, plus 1 level lang kasi nga, guys, alam nyo, kaunti yung Pet Training Diary na nakuha natin. Hindi enough yan, trust me, no? Okay, so yan, kahit papano napa-level 68 natin yung ating Fair Breeze, hindi na masama, pero naubusan na ulit tayo ng Pet Training Diary, so we have to do the Alfheim or Alfame na muna para nga makakuha tayo ng maraming Pet Training Diaries. Okay, so that ends this short video, guys, kung paano nyo i-reset yung pet nyo para nga gamitin nyo yung Pet Training Diaries nyo on a higher tier or on a higher level na pet or even kahit na low class na pet, pero kung talagang you find it very helpful or useful sa journey mo and then pwede ka mag-reset ng ibang pet mo and then gamitin mo ngayon Pet Training Diaries na makukuha nyo dun sa pet na gagamitin nyo na talaga. So in our case, guys, pinapa-level up natin si Fair Breeze kasi nga gusto ko yung pet na to, maganda yung naitutulong niya sa akin sa journey ko dito sa Ragnarok Origin Global. Okay, so again, guys, don't forget to subscribe to AfterMath TV and see you all on the next video. Bye-bye.